Hello mga boss, meron tayong ayusin ngayon, isang radio na 4 bands, ayan. So meron siyang USB, SD card, auxiliary, at radio. So solar type pala tong radio na to mga boss, 12 volts. So itong radio na to, naayos na natin to before, kaso nagkaroon siya ng problema ngayon. Ang problema dati nitong radio na to, nung inayos natin, wala siyang sounds. So hanggang nakita ko, naging problema niya yung mismong audio IC. So wala akong mabili ng IC, ginawa ko, kinonvert ko na lang tong radio na to. Bale, naglagay ako ng amplifier kit dito sa loob nitong radio. Pero yun na nga, nagkaroon ng problema ngayon mga boss, kaya bubuksan natin ulit tong radio na to. So bale, ang problema pala ngayon nitong radio na to, yung kanyang sounds. Pag-on natin mga boss, umandar naman tong radio, meron naman siyang sounds, nagpa-power on naman. Kaso, pag nilalakasan natin, nagpuputol-putol yung kanyang tunog or sound. So yun bale, ang problema ngayon nitong radio, nagputol-putol yung kanyang sounds. Ngayon mga boss, bago natin buksan to, titestingin muna natin para makita nyo yung sinasabi kong problema. Ngayon mga boss, titestingin muna natin bago natin buksan tong radio. So ito yung kanyang plug, ayan. So kung napansin nyo, naka-on na tong radio. Yan mga boss, napansin nyo, nakita nyo, pag mahina yung kanyang volume, okay lang tong radio. Pero kapag nilakasan na natin, nakita nyo, nagpuputol-putol yung kanyang tunog. So yun bali ang problema ngayon nitong radio. Ngayon mga boss, bubuksan na natin to para magita na natin, malaman na natin kung anong posibleng problema nitong radio. Bakit nagpuputol-putol yung kanyang tunog. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sana kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, nabuksan ko na tong radio. At kung titignan nyo rin mga boss, naka-convert na tong radio. So yung sinasabi kong amplifier kit na nilagay ko, bale ito yan. Ayan. Kung titignan natin mga boss, yung audio section nitong radio, bale, nandito yan. Ayan. So ito yung IC na sinasabi ko, yan yung kanyang audio. So wala akong makitang IC. Kaya ginawa ko dito sa radio na to, kinonvert ko na lang. Ang problema kasi dati nitong radio na to, mga boss, yung kanyang audio IC. So, kaya kinonvert ko, bali ito na yung kanyang audio. Itong amplifier kit na to. So, ngayon mga boss, hanapin natin kung ano yung nagiging problema, bakit nagpuputol-putol yung kanyang tunog kapag nilalaksan natin tong kanyang volume. Ngayon mga boss, so nang gagawin natin para malaman natin kung ano nga ba yung nagiging problema dito sa radio na to, bakit nagpuputol-putol yung kanyang tunog or sounds. So unang gagawin natin dito, susukatin natin yung supply papasok dito sa amplifier kit na nilagay ko. Tignan natin kung nasa 5 volts ba yung kanyang supply. Ayan.
Kung titignan natin tong amplifier kit na to, mga boss, tong hawak ko. Ang supply nitong board na to, ayan, nakasulat naman dito sa mismong board. Kung titignan nyo, wait lang. Ayan, mga boss, kung titignan nyo, naka-indicate dito sa board 5 volts. So, bale, yan yung unang i-check natin, mga boss, kung nasa 5 volts ba yung supply nitong amplifier kit na nilagay natin. Susukatin natin yan, mga boss. Tignan natin, baka kulang sa supply. Kaya pag nilalakasan natin itong amplifier o radio, nagpuputol-putol itong kanyang tunog. So, yun na muna yung unang gagawin natin ngayon, mga boss. Susukatin natin yung supply nitong amplifier kit. Dapat nasa 5 volts. Ayan, mga boss. Sabi ko nga, susukatin natin yung kanyang supply. Tignan natin kung umabot pa ng 5 volts yung kanyang supply. So, ito yung ating tester. Isiset ko lang sa DC. Ayan. So, dapat mga boss, ang masukat natin dyan ay 5 volts. Tignan natin. Ayan. So, kung napansin nyo mga boss, nasa 5 volts naman yung kanyang supply. So, okay naman yung kanyang supply. Ayan. 5.96 volts. Okay pa yan. So, napansin nyo mga boss, sinukat natin yung kanyang supply. Nakita nyo, nasa 5 volts naman, 5.9. So, meaning, okay yung kanyang supply. So, buo yung kanyang supply. Ngayon, gagawin natin, papalitan na natin tong amplifier kit na to, mga boss, tong hawak ko, posible, 100%, ito yung nagiging problema, itong amplifier kit. So, ang lalagay natin ngayon, mga boss, kung napanood nyo yung isang video ko doon sa amplifier kit na ginawan ko ng video. So, yun yung ilalagay natin ngayon dito. Yun, mga boss, mas okay yun kasi mas mataas yung watts kaysa dito sa hawak ko. So, kukunin ko lang. Ayan, mga boss. So, ito yung ilalagay natin ngayon na amplifier kit dito sa radio. Mas okay ito, mga boss, mas mataas yung watts kaysa dito sa nilagay natin dito sa una. So, alam nyo naman din yung connection nito, mga boss. Itinuro ko na sa inyo, kaya hindi ko na ituturo pa sa inyo yung connection nito. So, ilalagay na natin ngayon ito, mga boss. Hindi ko na ipapakita pa yung pag-connection dito para mapadali na lang tayo. So, ilalagay ko lang. Ayan, mga boss, kung titignan nyo, nailagay ko na yung amplifier kit. Naka-connection na rin, mga boss. Nakalagay na yung speaker, supply, at yung signal. So ngayon mga boss, gagawin natin, tetestingin natin, tignan natin kung hindi na ba magputol-putol yung kanyang tunog. So itry natin mga boss. So ito yung kanyang cord. So isasaksak natin, ayan. Kung napansin nyo, nag-on na tong radio. At kung titignan nyo mga boss, tong amplifier kit na nilagay natin, ayan, meron siyang indicator na kulay pula. Ayan. So indicator yan mga boss para alam natin na naka-on tong amplifier kit. So hindi naman siya uminit mga boss. Ngayon itry natin para makita natin kung hindi na ba magputol-putol yung kanyang tunog. So itry na natin mga boss. Ayan. So padalian lang yung pag-try natin, baka makapiright tayo sa music. Ayan. So ano napapansin nyo, yan mga boss, kung napansin nyo, kahit na pinol-volume ko na yung kanyang volume, so hindi na nagputol-putol yung kanyang tunog. So hindi ko na tinagalan pa yung pag-test, baka kasi makapiright tayo sa music, kaya in-off ko na. So panigurado mga boss, okay na to. Ito talaga yung naging problema, bakit nagpuputol-putol yung tunog nitong radio. Itong amplifier kit na to mga boss, kaya siguro bumigay to dahil yung mayari dito siguro sa radio na to malakas magpatugtog. Kaya siguro bumigay itong amplifier kit na to dahil sa lakas. Ito kasing amplifier kit na to mga boss, marami na akong nagamit ganito sa mga TV, LCD TV, CRT TV. Hindi naman bumibigay. So dito bumigay, posible malakas lang talaga magpatugtog yung mayari dito sa radio.
Yun mga boss, bale okay na tong radio na to, bale yun lang talaga yung naging problema, yung amplifier kit. So ipipix ko na lang to niyan, mga boss. Lalagyan ko na lang ng glue stick, tapos sasara na natin. So hanggang dito na lang tong ating video, sana kayong mga baguhan, kahit papano, meron kayo natutunan dito sa ating video. At kung meron man, huwag sanang kalimutan i-like tong ating video. At sa mga bago pa pala dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, manotify kayo. So maraming salamat mga boss.